Good morning! Welcome back to my channel. Magluto tayo ngayon ng merienda. Kung may mga tira-tira pa kayong ham dyan sa New Year, or pwede naman bumili kung wala na. So ito po ipapakita natin. Okay, good morning ngayon po. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Ang pinakauna po nating ingredients ay yung 2 cups na cake flour. Wala po akong all-purpose flour, kaya cake flour yung gagamitin ko ngayon. Then 1 cup po ng white sugar, 2 tablespoons ng baking powder, kunting asin, di ko po yan minesure yung asin, pero konti lang. Siguro po siya 1/4 teaspoon. Tapos yung 2 tablespoons ng palm oil lang yung gamit ko ngayon. Tapos 2 cups ng water. Then meron po tayo ditong ham. Yung square to na ham. CDO ham siguro yun. Then 2 square lang po nung ham na yun, yung ginamit ko. Then kalahati po ng cheese. Yung cheese po ay cheese. Yung brand niya, yung blue yung lagayan, then yung box, tapos cheese. Yun po yung brand niya. Kasi ito po yung klase ng cheese na pwede mo na siyang isabay sa pagluto mo. Ilalagay mo na yung cheese na hindi siya matutunaw at maganda pa din po yung itsura. Kaya yan yung gagawin natin. Okay, so ngayon mag-start naman na tayo na mag-mix ng ating mga ingredients. So unahin natin ilagay yung cake flour. Hindi ko na po yan sinip kasi mamaya sasalain naman natin yung mixture. Then, ilalagay ko po yung baking powder, 2 tablespoons. Then, ilagay natin yung 1 cup ng white sugar. Ilagay natin yung asin na konti. At atin na pong haluin. Haluin muna natin bago natin ilagay yung water. Then ilagay natin yung tubig. Yung tubig po natin ay 2 cups. Kaya naman na siguro kung itodo ko na. So tinodo ko na po yung tubig. Wala nang kemi-kemi yung tubig. Todo na. At para hindi siya ma-overmix, dahan-dahan lang tayo. Yan, ganyan. Mababbles. Mababbles po. Kapag ka mababbles, makukuha naman yan sa sala. Mga 2 sala lang. Wala na yung bubbles na yan. Teka lang, at naipo na yung flour dito sa aking wire whisk. Tanggalin muna natin. Yan, ito po yung puting-puting puto. Pwede mo rin itong lagyan ng egg white. Kaso, since meron naman na tayong meron naman na tayong ham, meron tayong cheese, masarap na rin naman to. Kahit no egg, no milk ang gawa natin. So, bakit no egg, no milk? Kasi, yun po ang palaging request ng mga ng mga viewers ko. No egg, no milk. So, ay, ito pala, muntik maiwan yung mantika natin. Yung oil po, pwede nyo po yan i-replace ng melted margarine. Pwede pong melted butter kung medyo yayamanin ka. May pambili ka ng butter. Okay na po yung melted butter. Replace mo sa oil. Masarap din pag coconut oil. Okay, so tayo magsasala na. Masyado pong malaki ang ating salaan. Huwag mong idikit kasi matatapon mo. Yan.
Unti lang siya. Yan. Pwede mo rin naman pong hindi salain. Depende na sa'yo. Ako talaga ever since lagi kong sinasala yan. Yun. Tapos, para masigurado ka talaga sa kinis, ulitin mo. Salain mo ulit. Ayan, ganyan. Ulitin mo ulit. Ayun. Pangalawang pagkakataon na sinala natin. At papangatluhan pa natin, salain natin ulit. Pangatlo na to, talagang sure na to. Ayan, grabe na pagkakinis na niya. Napakaganda na po ng ating mixture. So, eto na, ready na po siya para ilagay sa molder. Kung magtatanong po kung pinapa, ano pa to, kung pinapa rest, nire-rest pa, no need na po i-rest. Ready na po ito. Okay, tayo po ay mag-assemble na. Huwag masyadong punuin yung molder. Large po ang gamit nating molder ngayon. Yun, pakimute muna po yung mga bata. Kasi, nagbablog po. Ganyan, huwag natin masyadong punuin. 3/4 lang. Wala, parang madami kong nailagay doon. 3/4 lang ng ating mixture. Yan, Marites, huwag muna mag-iingay ha. Marites po yung pangalan ng pusa namin. Huwag muna mag-iingay, Marites, kasi maghahanap buhay muna tayo. Mag-share muna tayo ng kaalaman. Di pa talaga naubos sa isang salang. Baka pwedeng pagkasyay na lang to sa isang salang. Pagkakasyayin ko na lang to sa isang salang para di na tayo ulit magpapakulo ng tubig. Dagdag expenses pa sa gas. Isahan na lang sila. Yun, punuin na lang natin yung iba. Ay, di naman punuin, dagdagan. Huwag maingay ang pusa. Yun. Huwag maingay, Marites. Dagdag. Ayan. Okay. So, lalagay tayo ng ham. Dalawang ham sa gilid. At isang cheese sa gitna. Ayan, ganyan. Dalawang ham. Isang cheese. Dalawang ham. Isang cheese. Huwag na pong pansinin ang pusa. Dalawang ham. Isang cheese. Kamay-kamay na lang po ito kasi kami lang din naman kakain. So,
So, pwede na siguro muna natin i-post yung video. Ayan, ito na po yung ating ham and cheese puto. Wow! Ayan. So, 15 minutes po yung cooking time. Ganito na po itsura ng ating puto, ham and puto cheese. So, napakaganda po at alam na alam kong napakasarap na naman po nitong ating ginawa ngayon. Pang merienda lang po namin to, hindi po pang negosyo ngayon, pero pwedeng-pwede mo po itong pagkakitaan at gawing negosyo. Okay, so pinapasingaw ko lang muna po bago ko alisin sa molder para naman hindi masyadong mainitan ang aking kamay. Ang ganda ng ating finished product. Yun. Lutong-luto na at napakasarap. Napakasarap ng amoy. Ba't amoy na amoy niya yung ham, smoked ham. Ang init pa din. My God. So, ito na po yung ating finished product. Ang ating ham and cheese puto. Ayan, napakasarap po niyan. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na naman po yung binahagi nating isa na namang pwede nating pagkakitaan. Alam nyo naman, pandemic ngayon. Yung iba, wala na naman work. Pwede kayo magluto-luto ng ganitong puto. So, ito na po. Itong isang piraso ay titikman ko. Para makita nyo, ito po yung loob. Ayan o. Yan po yung loob. Ayan. At syempre, titikman. Ang init. Ayan, sarap. So, napakasarap po. Maraming maraming salamat. Huwag po sana natin kalimutang i-share ang video na to. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, click mo po ang subscribe at ang notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga videos. Thank you so much. See you. Thank you.